Ganito yan, ang tubig atin, maraming tubig. Ang problema, binigay natin sa mga torping hindi nga Pilipino halos o Pilipino yan walang kaluluwa. Yang Manila Water, pati Maynila, kay Pangilinan, pati kay Ayala. Ako sa iyo, andito si Junaldi Rosario, cabinet member. Makinig kayo mabuti. At ako sasabihin ko na sa inyo, itong bagay na ito, I am ready, ready to go down anytime. Alam mo, kailangan natin ng tumig. Bagyo nga eh. But we need water because even in the early and primitive times, people congregate in rivers and waters to survive. Water is survival for this nation. Kung walang tubig, patay tayo. We can survive about 5 days without eating, but 3 days of thirst and dehydration, you're a gunner. Now, itong tubig is a natural resource. It is God-given to the Filipinos. It's found in so many places. A number of times, we have had this specter of water not there. But by the grace of God, we have survived. Ito ngayon, I'll bring out something na gusto kong tapusin talaga. I said, kung ako ang matatapos because of their money, okay lang. Pero tandaan ninyo mga Pilipino, at least ipinaglaban ko ang tao. Remember that. Baka babagsak ako, babagsak talaga. Money is very corrosive. Given to a frail mind, it can just be a robot and direct him where to go and where to turn. Ganito yan, ang tubig atin, maraming tubig. Ang problema, binigay natin sa mga torping hindi nga Pilipino halos o Pilipino yan walang kaluluwa. Yang Manila Water, pati Maynila, kay Pangilinan, pati kay Ayala. And when to go back. Itong tubig sa Maynila, I remember na may crisis for so many days. Tapos, nandoon ako sa Davao. Wala man ako on. But of course, our resources, our nakadipos ito, the catch basins, whatever be a tank or a pond, hindi pa naman critical. As I was in Davao, then I heard that there was no water for 3 days. So tinawagan ko yung Maynila, sabi ko, ano ba nangyari niyang putang ilang yan? Eh, galit na ako. Sabi na, walang tubig. So may tinawagan ako. May tubig sa gobyerno. Sabi ko, uuwi ako dyan if by tomorrow wala pang tubig. Pagsasampalin ko kayo at sa publiko. Totoo yan. At ginagawa ko talaga yan. At nagawin ko yan. Masira man ako. If I go down, subit. I like it. Gusto ko. Matagal na ito. Wala lang pupiyak kasi nga takot sa pera ni Ayala patay ni Pangilinan
especially during the election. Kailangan mo eh. Kaya walang nagsasalita talaga. But when I saw the contract, sabi ko, putang inan to. They are screwing us. And they're screwing us all the way. Sila ang distributor, atin ang tubig. In the contract, the water is categorized not as a natural resource, but as a commodity. At sa contract in the Republic of the Philippines, it's just being mentioned there's an entity na may kontrata sa Ayala pati kay Pangilinan. At ang masakit dyan, we cannot interfere because if we do, they will sue us and they would be awarded millions kasi ang napili nila is arbitration. Ang arbitration sa Singapore, membro rin sila niyan. It is an interlocking ng mga mayaman dito sa Southeast Asia. Nag-form sila ng isang parang korporasyon. Itong korporasyon ay kasali dyan, parang Brotherhood of Corporation, sila Pangilinan, yung Salim, Indonesia. Arbitration, natalo na tayo, 3 million. Ngayon, there's one coming up, 6 million. Because we interfered, we cannot raise or lower the price of water in this country. If we do that, they will sue us and for interference and they go to file the arbitration, talo talaga tayo. Eh, puro sila yun eh. Kita bang ka walang hiyaan ng tao? Kontrolada, diba sinabi ko sa inyo nung kampanya, hindi lang kayo makinig kasi ako naman, mahinang tao lang, taga Davao, probinsyano. Sabi ko, ang corruption sa Pilipinas, maliit yung customs. Pero bibirahin ko rin ko kayo. Sabi ko, ang corruption na pinakamali, bilyon, nandito sa itaas. Yung tax exemption, ito si Ong Pin. Lahat yan sila. Yung mga krone noon, yung mga krone ngayon, anak ka ng putang ina ninyo. Man, nationwide man yan. Ikaw, ABS-CBN, you're a mouthpiece of me. Ang inyong franchise mag-end next year. If you are expecting na marinyo yan, I'm sorry. You're out. I will see to it that you're out. Ilan kaming mga kandidato na kinuha ninyo ang pera namin but never aired our propaganda. Ako, Chis Escudero, lahat kami. Pero yung propaganda ni Trillanes portraying children and which is really a prohibited act under the rules of the election code in spite of the fact na may TRO na huwag ninyong ipalabas, pinalabas ninyo. Ngayon, you come to me begging yung mga ang kawawa kayong second generation na walang kaamong-among dyan sa akin, parang hindi na malaman kung ano ang body language nila. Kayong mga putang inang kayo, yung inquirer, yung 4 billion ninyo, alam mo ginawa ni Henares kasi kaibigan kayo ni Aquino, pinabayad lang 8 billion. Dito sa kontrata na ito, Maynila, we must not do anything to jeopardize their operation. Because kung at any given period,
or during the lifetime of the contract, pag nalugi sila, you have to pay for the losses. Billion niya. Ako, wala akong ano kay Drilon. Pero I distinctly recall that Drilon said something, oh, Presidente Duterte, do not tinker with that contract because we will end up paying so many billions of pesos. Senator Drilon, are you one of those who crafted the contract? I'm asking you. Ako, I said, I'm ready to go down. Hindi kita tinatakot. Pero pag bumagsak ako, dadalhin talaga kita. I will. I'm not takot-takot. I'm not challenging you. You just tell the people the truth. You read the contract aloud and see if it is good for the people. But do not fuck with me. Takotin mo ako, billions of pesos. If I go down, you go down. I am ready anytime. I'm ready to be destroyed anytime. But I will also destroy because you destroyed my country. Yan ang kaputahan ng mga mayaman. Yan ang assured income. You lose, we pay. If for any reason it is attributable to us, or we interfere in the pricing, kaso ka agad dyan. Interference. Kayong Pilipino, how many years have you been paying nandyan sa ano ninyo? Bayad para sa water treatment. Ilang taon na kayo nagbayad ng water treatment, ang putang ina niya hanggang ngayon, mabaho pa rin yung lumalabas doon sa Manila Bay. Let's say kayo, walang water treatment, sige kayo, kubra, anong tingin niyo sa amin? Putang! Kayo sabihin ko sa, hindi ko matawag, makita ako kayo. Just make sure hindi tayo magtagpo. Kumutun ko ng naong nila. Huh? Kaya ako yan. Ilang beses na. Dito, ilang gago dito. Kumutun ko yun. May bodyguard ka. Adi, magbarila tayo. Putang ina yan. If it is time to die, we die. Ganun lang ang buhay. Pero I will go down not without a bang. Gusto ko lang malaman ng Pilipino bago ako matapos. Kailan man yan, bukas, or I may not complete my term. It could be tomorrow, it could be day after. But gusto ko lang malaman ng mga Pilipino that may dumaan na presidente who really loves his country.